Mga kabatid, ating ipinagdiriwa ngayon ang kapistahan ng San Tatlo o Banal na Trinidad na ipinahayag ng simbahan. Ang ating simbahan ay ginagabayan ng Espiritu Santo upang ipahayag na ang Panginoong Hesus ay nabuhay at kasama ng mga mananampalataya o mga tagasunod hanggang sa kaganapan ng paghari ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Mababasa natin ang utos ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 28. Bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo at gawing mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at tatandaan ninyo ako'y kasama ninyo sa wakas ng panahon." Ito ang pinagbabatayan natin na ang ating paniniwala ay sumusunod sa pananampalatayang kumikilala na mayroong isang Diyos, tatlong persona, hindi magkakahiwalay, ngunit iisang Diyos. Maraming simbahan na mayroong Diyos, walang problema yon. Ngunit hindi sila tinatawag na mananampalataya sa Banal na Trinidad dahil ang kinikilala nilang Diyos ay ang Diyos na tagapaglikha, ang Diyos Ama. Para sa kanila ang kanilang simbahan ay nagpapahayag lamang sa Panginoong Hesukristo bilang propeta, bilang tao at hindi pa dumating ang tagapagligtas o Mesiyas. Yan ang paniniwala ng saksi ni Jehovah o Jehovah's Witnesses at Iglesia ni Cristo. Mayroong panahon na ang ating simbahan ganun din. Kaya kini-question ang ating pananampalataya dahil ang ating simbahan ay nagpapahayag tungkol sa Diyos batay sa siyensya na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos pero makapangyarihan na tao mula 1907 hanggang 1947, yun ang pananampalataya ng IFI, Unitarian. Ngunit itinutuwid ito, ibinalik sa pananampalatayang Banal na Trinidad. Kaya dito, sa ating Biblia, Commemorative Bible, dito yung mga dokumento na magpapahayag na ang ating simbahan ay sumasampalataya sa Banal na Trinidad magsimula noong 1947 hanggang ngayon. Dito natin mababasa ang credo na tayo ay naniniwala sa iisang Diyos, tatlong persona. Kaya wala nang mag-question sa atin. At yun, noong
nakaraang taon nang nilagdaan ang kasunduan ng Iglesia Pilipina Independiente at Romana Katolika. Ang kasunduan ng mutual recognition of baptism. Nakabatay ito sa pananampalatayang o naniniwala sa banal na Trinidad. Pero matagal na nating ginagawa ang pananampalatayang iyon. Ngunit, last year lamang napirmahan ang kasunduan at nais nating bigyan ng diin o emphasis na ang kasunduan iyon ay magpapatatag ng ating relasyon sa simbahang Romana Katolika at relasyon na rin sa ibang simbahan. Hindi na kini-question o tinatanong ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay nakabatay sa pananampalataya sa iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iyon ay bunga ng ating pagsisikap na maituwid. Hindi naman pagkakamali, ngunit maituwid ang tamang landas para sa pagpapalawak pa ng ating ugnayan sa iba't ibang simbahan. Ang Iglesia Pilipina Independiente ay may karapatan o tungkulin na makipag-ugnayan sa ibang simbahan. Sapagkat ang simbahang ito ay itinatag ng mga Pilipino at ang mga Pilipino ay dapat magbubunyi na mayroong simbahan na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa bayan. Ang simbahan natin ay hindi tinanggal. Ang pagkilala ng mga banal, ng mga santo o santa na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya, mayroon tayong mga imahin na maglalarawan sa mga tao na mayroong pagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos ng buong puso. At isa na yan ay si San Antonio ng Padua. Dayuhan siya. Dayuhan dahil dinala lang naman yan sa atin sa Pilipinas sa panahon ng mga Kastila upang maging halimbawa ng pamumuhay ng mga Pilipino sa kabanalan, sa espiritual na pamumuhay. Si San Antonio ay isang pari na nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. At ang kadakilaan ng Diyos ay isinasabuhay niya sa pamagitan ng pagtakwil sa sarili o pagtalikod sa kayamanan at maglilingkod kasama ang mamamayan at kahit na ang iba pang mga nilikha ng Diyos, ang mga hayop at ibang mga likas yaman. Iyan po ang dahilan kung bakit ginawa siyang patron ng mga nawawala. Na ang mga nawawalang mga tao o mga hayop o mga bagay ay ang mga nawawala nito ay nananalangin na maibalik sa kanila. Kaya naniniwala sila na makatulong si San Antonio sa kanilang panalangin sapagkat si San Antonio ay walang ari-arian. Ang kanyang ari-arian ay ang ari-arian ng Diyos at dapat tularan ng lahat ng naglilingkod, lalo na nga ang mga kaparian. Hindi maaring walang ari-arian, ngunit hindi siya pangunahin para sa paglilingkod.
at maliwanag ang sinasabi ng Panginoong Hesus kung nais niyong sumunod sa akin. Itakwil ang inyong sarili, pasanin ang inyong cross at sumunod sa akin. Kaya pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Antonio bilang larawan ng lubos na paglilingkod para sa Diyos at bayan. At para lalo pang maunawaan natin at magpapahayag na ang bayan nating minamahal, ang Pilipinas, ay para sa mga Pilipino. Noong June 1898, nang ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, ang mga Katipuniro ay naniniwala o ang mga Pilipino ay naniniwala na maganap na ang tunay na kalayaan sa Pilipinas. Ngunit hindi nila naunawaan na noong panahon na yon, dumating na sa Pilipinas ang mga Amerikano. May 1, 1898, dumaong sa Manila Bay ang puwersa ng mga Amerikano sa pamumuno ni General George Dewey. Kaya ang highway na yan sa Manila Bay, nabubuksan ngayon ang Dolomite Beach, ay ipinangalan muna kay General Dewey, Dewey Boulevard, at pinalitan ng Rojas Boulevard. Pero hindi makakalimutan na yan, nandyan ang larawan ng pananakop ng mga Amerikano. Nandyan ang U.S. Embassy. Kaya ang kalayaan noong June 12 ay hindi ganap na kalayaan. Habang ang mga Pilipino noong October 1898 sa Malolos ay gumagawa ng konstitusyon upang ipahayag ang isang republika sa Pilipinas, ang mga Amerikano ay nagmaniubra. At yun dapat ang maunawaan natin. Nagmaniubra na maangkin nila ang Pilipinas. Inumpisahan nila ng August 13, 1898. Ang August 13 ay kinikilala sa kasaysayan ng mga aklat na Mock Battle of Manila Bay. At sa mga Amerikano, nag-surrender ang natitirang mga Espanyol sa Intramuros. At habang ang mga Pilipino ay nagpupulong para sa kalayaan at iproklama ang inaugurasyon ng Republika ng Pilipinas, ang mga Amerikano ay gumawa ng kasunduan kasama ang mga Kastila sa Paris, France. At ang kasunduhang iyan ay Treaty of Paris na pinirmahan o nilagdaan noong December 10, 1898. Na ang kasunduan ng Treaty of Paris ay nagpahayag na ang Pilipinas ay ipinagbili ng mga Kastila sa mga Amerikano sa halagang $20 million. Kaya yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga Amerikano ang Pilipinas ay pinagmamayari ng mga Amerikano dahil ipinagbili ito ng mga Kastila na naging mananakop sa Pilipinas sa loob ng higit 300 years. Kaya ang kasunduan ng Treaty of Paris, binaliwala niya
ang proklamasyon ng June 12, 1898. Ngunit hindi alam ng mga Pilipino ang kasunduan ng Treaty of Paris, nagpapatuloy sila sa kanilang pagpapahayag at inaugurasyon ng Republika ng Pilipinas ng Enero 23, 1899. Sa Malolos, ipinahayag ang kalayaan ang inaugurasyon ng Republika ng Pilipinas. At ngayon, pinagdiriwang pa ng taga Malolos ang inaugurasyon na yon. Enero 23, January 23, 1899. Masaya ang mga Pilipino dahil alam nila na magkaroon na ang Pilipinas ng Republika. Siyempre, ang presidente ay si Emilio Aguinaldo. Ngunit maglalarawan ito ng isang kalayaan. Maglalarawan ito sa pagkilala na ang lupa ng mga Priory ay ipamahagi sa mga magsasaka o yung land reform. Maglalarawan ito na ang Pilipinas ay isang republika at mayroong soberenya sa sambayan ng Pilipino. Maglalarawan ito ng separation of church and state, na ang simbahan at estado ay magkahiwalay, at maglalarawan ito ng pagrespeto o pagtatanggol na karapatan pang tao. Yun ang laman ng konstitusyon ng Malolos at gagawin ng Republika ng Pilipinas. Ngunit ilang araw pa lang. Noong February 4, nagsimula ang gera laban sa mga Pilipino at mga Amerikano dito sa ating lugar. Diyan lang, sa San Juan Bridge. Yung San Juan Bridge, likod lang ng SM. Na isang Pilipinong sundalo mula doon sa San Juan at isang Amerikanong sundalo mula dito, itong Santa Mesa, Paco, Pandacan, dito nakalaganap ang mga sundalong Amerikano. Kaya ang general noon ng mga Amerikano ay si General Otis, at nandyan pa ang Otis Street paglagpas natin sa Nagtahan. Kumbaga, nahati ang Manila. Manila ay hawak ng mga Amerikano, at ang Balintawak kasama ang San Juan ay kasama sa mga area o lugar ng mga Pilipino. Binaril ang isang Pilipinong sundalo ng isang Amerikanong sundalo, at nagsimula ang Pilipino-American War, February 4, 1899. At simula noon, sinubukan pa ni Presidente Aguinaldo na sumulat kay Otis na matigil ang labanan, ngunit ang sagot ni General Otis, ipagpatuloy na natin hanggang sa madilim na kahihinatnan. At alam natin, natapos ang Pilipino-American War noong 1901. Sa February 1901 ay nahuli si Presidente Aguinaldo sa Palanan, Isabela, at si Gregorio Aglipay na nagtayo ng revolusyonaryong puwersa laban sa mga Amerikano, nag-surrender April 1901. Binabanggit ko ito dahil ito ang katotohanan nangyayari sa Pilipinas. Simula 1902,
July 4, ipinahayag ng mga Amerikano na natapos na ang Filipino-American War at ang mga Amerikano, sila na ang namamahala sa Pilipinas hanggang 1946. Mayroon lang apat na taon na ang Pilipinas hinawakan ng mga Hapon, pero natalo ang mga Hapon sa Second World War. Bumalik ang mga Amerikano, binumba ang Maynila, 1945, Pebrero. Ngunit hindi maipagkaila na lumaban ang mga Pilipino laban sa mga Hapon. Kaya hinihingi ng mga Pilipino ang kalayaan. Kaya July 4, 1946, ibinigay ng mga Amerikano ang kalayaan ng mga Pilipino. So, dalawang kalayaan ang nangyari. Kung kalayaan ngayon na ginugunita natin, kalayaan mula sa Espanyol. July 1946, kalayaan mula sa Amerikano. At ang unang presidente ng Republika mula pagkatapos ng kalayaan mula sa Amerikano ay si Manuel Rojas. Hanggang sunod-sunod na yung mga presidente na yon. Pero tandaan natin, ang Pilipinas na Republika ngayon ay kawawa-kawawa, hindi nakabangon. Palagi siyang nangunguyapapa sa mga dayuhan. Wala siyang sariling mga industriya. Hindi maunlad ang kanyang kanayunan, kaya palaging nag-i-import ng mga produkto at wala tayo, hindi tayo self-sufficient. Kaya, umaasa tayo sa imported. Bigas, isda, karne, gulay, lahat. Mayroon tayong mga sariling produkto. Mura naman ang presyo. Kaya yung iba, sinisira na nilang nila. At iyon ang kalagayan natin. Ipagdiriwang natin ang kalayaan habang gutom at alipin pa rin ang iba. Nakakalungkot po. Pero iyon ang katotohanan. At ang sabi ng iba na Ebanghelyo, ang Espiritu Santo ay magsasalita ng katotohanan. Kaya balikan natin. Dapat naunawaan natin ang lahat ng mga pangyayari sa ating lipunan. Naunawaan natin kung bakit ang Iglesia Pilipina Independiente nagpapahayag ng tunay na kalayaan. At ang tunay na kalayaan para sa Iglesia Pilipina Independiente ay pag-unlad ng mga Pilipino. Ang yaman ng yaman sa Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Yun ang kahulugan ng nationhood. Yun ang kahulugan na ang bayang Pilipinas ay malaya mula sa mga dayuhan. May sariling soberenya. Ang yaman niya ay tinatamasa ng mga Pilipino at hindi mga dayuhan. Kaya tatandaan natin palagi, kapag nakikinig tayo ng mga programa ng industrialisasyon, ang industrialisasyon ay hindi mangyayari kapag walang tunay na reforma sa lupa, sapagkat ang ating bansa ay agrikultura na bansa. Hanggat hindi uunlad ang kanayunan, walang tunay na industrialisasyon. Aasa na lang tayo sa mga imported, kahit sa mga sasakyan, imported, kahit mga computer, imported. Walang sariling produkto na masasabi nating bunga ng industrialisasyon ng Pilipinas. Mayroon tayo ng National Steel Corporation. Bininta pa. At sino ang bumili? Malaysia. Anong ginawa ng Malaysia? Sa Iligan po yan nangyayari. Iligan City. Anong ginawa ng Malaysia? Ginawang bodega.
ang National Steel Corporation natin hindi nag-produce ng mga bakal at mga yero, tambakan, imbakan ng mga Malaysian products at yun ang ating binibili sa ngayon. Wala sariling industriya ang Pilipinas. Kahit mayroon niyang mga pagawaan, ang mga pagawaan niyan ay mga tela, na imported din ang tela. Ang mga pagawaan yung iba ay assembly ng mga sasakyan. Ang mga pagawaan sa Cavite ay assembly ng computer. Lahat ng piyesa niyan ay galing abroad. Kaya kalayaan, kailangan pa natin ang ganap na kalayaan at patnubayan tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay gumagabay sa atin, ang Panginoong Jesucristo ay gumagabay sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang Iglesia Pilipina Independiente, habang mayroong mga naghihirap at mahihirap, patuloy siyang magpapahayag ng kanyang pagmamahal para sa Diyos at bayan. Sa kapistahan ng Banal na Trinidad, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya. Sa kapistahan ng San Antonio, ipinahayag natin ang ating walang humpay na paglilingkod. Itinatakwil ang sarili at gagawin ang ginagawa ng Panginoong Hesus, pasanin ang krus para sa ganap na kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Pagpalain tayo sa ating pagdiriwang. Ang pagdiriwang na ito ay dapat maging tatak sa ating puso at isipan na mayroon pa tayong tungkulin para sa ganap na kalayaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.